Mr. G. Blood. Raul Manuel Ibinulgar ang taong pumatay kay Percy Lapid. Pinatutsadahan ng honorary chairman ng SMNI na si Pastor Apollo Kibuloy ang ginagawang propaganda ng mga makakaliwang grupo na pagsisisi sa pamahalaan sa pagkasawi ng broadcaster na si Percy Lapid kamakailan. Sa isang video ng protesta, makikita na isinisigaw ng kabataan partiles representative Raul Manuel na wala umanong pinagkaiba si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ama na pumapatay ng mamahayag. Sabi pa ni Pastor Apollo na dapat makulong si Raul Manuel dahil sa pag-aakusa nito sa kay Bongbong Marcos sa pagkamatay ng nasabing broadcaster. Sabi pa ni Pastor Kibuloy, dapat makasuhan talaga. Yan, biro mo inakusahan niya si Marcos daw ang nagpapatay. Harap-harapan yan. May video kaya dapat idemanda ng kapulisan. Siniraan niya ang presidente. Si Marcos Jr. ang nagpapatunay na wala siyang pinagkaiba sa kanyang ama. Pareho lamang sila na pumapatay na mga mamamahayag, pumapatay na mga kritikal na mga Pilipino. Sabi pa ni Pastor Kibuloy, estratehiya lang ng mga kaliliwang grupo ang ginagawang pagpapahid ng kasalanan sa gobyerno upang masira ang imahe ng Pangulo. Yan ang talagang pakay nila kaya nakikita ninyo ang senaryo. Hindi na sila nagtatago, marami na ngayon, nahayag na silang lahat. Maliwag na yung siraulo dyan, maliwanag na talagang estratehiya nila. Bakit siya lumabas at ngayon sumasayaw sa kanto na si Marcos ang kanyang sinasabing pumatay? Ginawang sacrificial lamb ang pagkamatay ng broadcaster dahil niya makikita na parehas lang ang narrative na ginagawa ng makakaliwang grupo. Ito ay upang sirain si President Marcos. Trademark nila yan, pinatay si Dato Harog. Sino ang sacrificial lamb? Ako, sinira nila ang reputasyon ko. Ganyan ang style ng komunista. Pag di kanila makuha sa isang bagay, sisirain ka. Yan ang sabi ni Pastor Kibuloy. Samantala, sigurado naman ang butihing pastor na hindi na marinilang ang taong bayan sa propaganda ng mga ito dahil mayroong SMNI na magsisiwalat ng katotohanan.